share ko lang sa inyo kung paano dito at saka gano'ng kahirap umanap ng parking dito banda. Kasi dito sa mga gilid-gilid ay punong-puno ng mga parking. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon dito. What's up guys, mga kapanating manlalakbay. Nasa Intramuros lang naman tayo. Ito yung lugar na kung saan na walang kaparking-parking. Kaya sa mga lahat na pupunta dito ay na talagang nahihirapan tulad ko. Kaya ngayon, nahanap tayo ng lugar na pwedeng mapagparadahan. Pero bago yan, itour ko muna kayo dito sa Intramuros kung ano ba talaga yung sitwasyon dito kung tayo ay pupunta dito sa lugar na ito. Ito yung daan, pag galing sa Intramuros, ito yung daan na papasok dito sa Tulay. Itong Intramuros at saka Binondo Bridge, yung bagong Tulay. Habang nanonood kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa susunod natin ng mga upload sa ating YouTube channel at saka Facebook page. At saka mag-comment na lang kayo, mga kapwa natin, kung talagang saan nakakaabot itong video natin, kung talagang may mga nanonood sa atin at saka may naniniwala at sumusuporta sa atin. Dumako na tayo dito sa ating episode. Ano daw? Ito yung likod ng immigration, mga kapwa natin. Ikot ko kayo dito, maluwag naman yung kalsada, may mga kukunti lang na nakaparada dito sa may gilid-gilid, pero di naman masyadong nag-atat traffic, kaya ayos lang. Ito yung mismong likod niya, may nag-skateboard, napakadelikado niya no, sa gitna pa ng kalsada. Bali paikot ito. Ito may mga tambayan din dito ng mga riders, yung mga nagpapahinga. May gilid mismo to ng ilog. Ingat lang tayo dito, mga kapwa natin, kasi may naka-usli na mga ano, medyo mababa yung tulay na ano, yung rampa yung sa ilalim mismo, kaya doble ingat. So may terminal na rin pala dito ng mga tok-tok. So ayan, kaliwa tayo dito, pa traffic. Oh my god! Grabe, sa puntong ito, di tayo nakakalusot kasi nga sa sobrang traffic. Naumuti na lang yung buhok ng wak, hindi pa rin tayo nakakalusot, kaya hanap tayo ng ibang ruta o iikot tayo kung sakali, kung anong pwedeng paraan para lang makalusot tayo sa area na to. Di tayo pinalad na makalusot. Mas manalo pa tayo sa loto kaysa makalusot dito sa area na to. Pag sure niya, kuya, oy. Tarungin mo yung Tagalog mo para hindi naman tayo maulawan sa mga madlang people. Ito na, paparungin na nga. Sinira pa na ni Lala. Grabe, sabi ni Kuya Gert, kanan na lang daw. Kasi humara nga tayo sa likod yan at wala na mong kadaan pa kanan. Kaya, no choice. Bakit kasi dyan ka dumaan daw? Kaninong kasalanan mo yan? Diretso na muna tayo. Ito yung sitwasyon daw pag nagdala tayo ng sasakyan. Mas mabuti pa mag-commute dito eh, pag dito tayo pupunta, kasi napakahirap. Bukod sa traffic, walang maparadahan, ang sikip-sikip din ng ibang mga area dito, kaya mahirap dito pag ang area na to ang pinasok natin. Hanap tayo ng U-turn kasi bawal mag-U-turn dito, mahuli tayo. Ito may park, ikot tayo sa may park. Ano ba yan dong? Saan ka ba talaga papunta dong? Ganina pa ako dito nahihilos ang ikot-ikot. Nasusuka na nga tayo dito dong. Parang busy na rin dito sa Intramuros. Wala na, finish na. Naliligaw na yata si manlalakbay nyo. Hindi, joke lang. At siya nga pala, diretso lang tayo. Iikot tayo dito sa may park na to. Balik, kakaliwa pala tayo na may kunting counterflow. Sumunod pala tayo dito sa Fortuner na to. Buti na lang, walang sasakyan na sumalubong. Ay, meron pala, mga motor lang. Pero okay naman, hindi naman tayo nakaabala. Pag nakataon, huli talaga si manlalakbay. So ayan, pinapatawid lang ng Fortuner yung mga tao. Susunod din pala tayo. Ops, tika lang, inuba, ako muna. So ito pala yung park, marami tayong nakikita dito ng mga kalisa. Kaso ito yung nangyari, ito yung malapit sa may simbahan, wala na palang U-turn dito. Hindi na pala tayo pwedeng umiikot. Ano, di pala tayo makaikot dito sa park na to. Dumiritso na pala si Dudong manlalakbay nyo. Iwan ko, saan na to papunta, bahala na si Batman. Ito yun ang ibang maikutan. Kung saan na to makakalusot, makabalik lang ngayong araw, okay na. Sana hindi lang tayo maubusan ng gas sa kakaikot dito sa Intramuros na to. Iwan ko ba kung bakit dito pa tayo dumaan. Marami naman pwede sanang daanan na mas malugat at saka kabisado natin.
By the way, dito pa rin tayo sa may gilid ng simbahan ng Intramuros. Baybayin lang natin to hanggang saan tayo makapagtanong pabalik dun sa immigration. Baka sakali at matuntun pa natin yung immigration na yun. Ayan, may nakita na yung security tanongin na lang natin kung pwede bang bumalik dito. Antayin lang natin, magutong is corner na to kasi napaka-traffic talaga. Sa mga nakakaalam, sige nga, comment nyo nga kung saan to papunta at saka anong street to, para malaman din natin at saka magkaroon tayo ng idea dito. Tara na, tanungin natin si Kuya Guard kung pwede bang kumaliwa. One way dyan, sir. One way. Dito. Pabalik ng ano, na immigration. Okay. At sa wakas, makakabalik na rin si Manalakbay nyo dun sa pinanggalingan niya, dun sa Bureau of Immigration, na kung saan naghahanap lang ng parking, kung saan saan na pumapasok. Huwag kasi pumasok na kahit saan saan. Kaya kayo mga kapwa ng Manalakbay, huwag nyo ipasok ha kahit saan saan. Dapat dun lang sa alam nyo, sa kabisado nyo lang. Ayan, kakanan tayo dito sa kanto na to kasi sabi ni guard ay kakanan lang daw, tapos kanan ulit. Shout out sa inyo, GSL Security. Buti na lang may daanan dito, pabalik doon. Ngayon kung wala, nako, di natin alam kung saan na tayo pupunta. Ito dito sa may kanan parking to dito eh, kaso laging puno. Dito ako dati nagpa-park eh, nakapunta na ako dito sa business. Kaso di ko lang talaga matandaan lahat kasi napakaraming ang corner dito sa Intramuros, kaya di ko na maalala talaga. Pero ngayon nadaanan ko, naalala ko na may parking pala dapat dyan, kaso yun nga, napaka ano din, kailangan mag-waiting ka kasi punuan lagi yung parking. Ang palabas na pala tayo dito sa may kanto na to, ito yung kanto kung saan diretso na to papunta dun sa Bureau of Immigration. Dyan pala tayo, itong unahan nito, itong dyan yung park na inikutan sana natin, kaso nga wala na ikutan, kaya dumiritso tayo dun sa likod. So ito yung pabalik, sasalubungin na naman natin tong traffic na to. Wala tayong magawa kasi kailangan natin bumalik dun kasi may sadya tayo dun. Maganda naman dito sa Intramuros kung mamasyal at saka kung gimmick lang, kasi marami namang magandang tanawin dito, at saka yung mga style ng mga building dito ay pang historical na mga building to dito, kaya maganda dito ang lugar na to. Kaso lang kung nagsasakyan tayo ay kailangan ng mahabang pasensya dahil sa punong-puno ng mga sasakyan ng mga lugar na ito. Diretso lang tayo sa unahan pa yung pupuntahan natin. Ayun, may nakikita pala tayo nagkakalisa dito. Grabe, ano, kawawa yung kabayo. Tsaka may mga karga pang pasahero. At saka dito sa syudad, napakainit. Paano kaya nila inaalagaan yung kabayo na yan? Pero yan yung ginagawa nilang hanap buhay, yung kalisa na yan. Itong area na talaga na to, yung pinakagrabe. Ito yung malapit sa kanto ng Jollibee. So yung sa may lumang simbahan, malapit sa itong BF condominium sa Intramuros. Lagi talagang masikip, laging daming maraming sasakyan. Sobrang late kasi ng ano diyan, ng mga kalsada, kabilaan. Hindi napalakihan yung area na yan, kaya laging traffic.